Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Para talaga siyang Moira version 3.0. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking Martin Channel. Narito na ng ating pakatutukan sa abot kamay na pangarap. Hindi na nga maiwasan dito ni Doc RJ ang maghinala at magdududa dito nga kay Morgana dahil sa kanyang nakikita na parang si Moira 3.30 daw ito dahil nakikita niya kung papaano magselos itong si Morgana Go at kuhang-kuha niya itong pag-uugali ni Moira na siya namang asawa noon dati ni Doc RJ. At dito nga nagplano ang mga ito na dapat palalabasin daw nila ang tunay na ugali ni Morgana Go. At mas maganda kung panay ang punta dito ni Morgana Go sa Apex Hospital. Lang sa ganon ay makikita at malalaman daw nila itong mga kinikilos at sekreto dito ni Morgana. Kung siya ba daw talaga itong si Moira. At nag-uusap din naman itong mag-ina na si Chantal at itong si Morgana dahil hindi nga siya ang napili dito ni Doc RJ na magiging kaparehas. Kaya nagagalit itong si Morgana. At dito nga na sinabi ni Madam Chantal upang makaganti daw itong si Morgana dapat naroon siya palagi sa Apex Hospital. Nang sa ganon, hindi makakaporma itong si Doc RJ dito nga kay Lynette. At yun nga ang balak gawin dito ni Morgana Go, nabantayan sarado itong si RJ dito nga kay Lynette. Samantala, nakapagpa-check up na nga itong si Aling Susan dito sa Eastridge at si Doc Lindon nga ang nag-check up sa kanya at dito nga na lumabas sa resulta na may bukol nga itong si Aling Susan at nangangamba ito na baka siya ay mapapahamak kung hindi niya ito aagapan at nangako naman itong si Doc Lindon na hindi niya ito ipapaalam kina Annalyn at Lynette dahil yun nga ang pakiusap dito ni Chang Susan dahil ayaw daw niyang mag-aalala ang mga ito hanggang sa nasalubong naman ni Aling Susan itong si Apo Binig at dito nga nagbigay ng payo na dapat ikonsiderasyon niya dito kina Annalyn at Lynette ang kanyang pinagdadaanan ngayon nang sa ganun ay hindi daw siya mahihirapan at napaiyak naman itong si Aling Susan at dito sa Apex ay nasa lubong naman dito nga ni Annalyn itong si Apo Binig at dito nga niya na sinabihan itong si Annalyn na may isang tao nangangailangan sa kanya at tinanong ni Annalyn kung sino nga itong tao nangangailangan ng tulong dito kay Annalyn at dito naman nabanggit ni Binig na si Aling Susan nga dahil may mabigat daw itong dinadalang problema ngayon at kinakailangan itong si Annalyn. At sakto din dahil narito din itong si RJ sa Apex kaya dito rin na kinausap ng masinsinan ni Doc RJ itong si Binig at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinasabi tungkol dito kay Zoe. At dito naman nasasabihin ni Apo Binig ang tungkol nga sa kanyang nakita tungkol dito sa mga kamay ni Zoe at yung lalaking tinutukoy dito ni Binig na yun nga ay nasawi na malapit dito kay RJ at dito kay Zoe. At nagulat itong si RJ nang sabihin nga dito ni Apo Binig kung sino nga ang lalaking ito. At ipinakita ang larawan na kung sino at ang mga ito ni Doc RJ na si Don Pepe. At dito nagulat si RJ na sabihin dito ni Apo Binig na marami pa daw ang sekreto itong si Zoe na hindi nila sinasabi. Kaya naman ang ating pakatutukan at aabangan kung ano pa mga revelasyon na dapat ilalabas dito ni Zoe sa kanila lalo na ang kanyang sekreto na hindi siya ang tunay na anak dito ni Doc RJ at ang kanyang tunay na ama ay walang iba kundi itong si Doc Carlos Benetes. Kaya magkakaalaman na nga ba? Kaya yan ang ating pakatutukan. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. Yan lang po at maraming salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking channel. Bye-bye!